is ni John the Revelator. Ayan po. So yung seven mountains po, na sinisimbolo nung pitong ulo po, seven heads, ay napapahiwati din siya ng pitong burol na nakalagay sa lungsod ng Roma. Ayan po. Pero meron din pitong bundok din ay pwede rin siyang simbolohan ng mga hari. So di ba medyo may ano po ano, medyo mahirap ni ano, ipagwalang. Pero sabi nga po, ako yung nagbigay ng karunungan para maunawaan po natin yung mga propesiya na binabanggit dito. So yun po. Ngayon ang sabi ko dito, dun sa mga bundok na ito, ay hindi lamang po sumisimbolo sa isang hari o individual na hari. Actually po, sa Apokalipsis po, hindi po tao yung i-describe dito o inilalahan, kundi po yung sistema. So, kung nakikita po natin yung paparehas na pangyayari ng katubaran ng propesiya dito sa Apokalipsis po, hindi po yung tao yung ating tutulid sa in or ikakalit po doon sa propesiya, kundi po yung mga sistema na binanggit dito na kaugnay po ng nabanggit sa banal na kasulatan. So, sa Biblia po, sabi po, kadalasan na ang mga bundok ay simbolo ng kapangyarihan o imperyo. So, yung mga bundok na matataas, simbolo yun sa power o kapangyarihan. At yun naman po, kaya yung pitong bundok na yun, simbolo yun sa mga sunod-sunod na imperyo ng ibabaw sa bansa, sa buong kasaysayan. At yung mga imperyo yun, sa pamamagitan ng mga imperyo yun, ay sinalukat sa Satanas ng Diyos at sinaktan ng bayan ng Diyos. So, ginamit yung mga imperyo yun para sumaliwa sa kalooban ng Panginoon. Yun po yung sinasabi dun sa description nila dun sa mga pangyayari po ito. So hanggang sa mabanggit nga po yun dun sa kanina po, yun sa Harlot, wala rin po siyang ibang pinatutunguhan kundi po yung naging pagsuway niya po sa kalooban ng ating Panginoon. Kung bakit siya po ay nangingibabaw at nangingibabaw, subalit patuloy na nananakit sa bayan ng Diyos. Sabi nga po, ang sabi po dito, kasi di ba meron po pitong kaharian, yung lima daw po bumagsak na. Sabi po dito, so yun yung mga kaharian sa Old Testament po. Pero yung ikapitong kaharian, hindi pa dumarating. At yun yung halimaw na binabanggit sa Apokalipsis 13, na nabuhay sa sistema ng kababahan, na patuloy na nananakit at nangingibabaw sa bayan ng Diyos. So pansinin natin yung papasi system, no? Doon i-describe yung meron sa papasi system ngayon, nandito rin po yun sa Apokalipsis chapter 17. So nandun yung mga sistema na binabanggit po at nandidescribe po sa kung anong meron ngayon sa papasi na sistema sa ating po panahon. So yun po, dito po, sinabi ni Juan na yung halimaw na nakasuot ng purple, yun po yung opula. Scarlet pala, pula akong kasunod. Scarlet, ayan. Ay, ito, walang kapangyarihan ng mundo, bagaman ito isa sa pitong ulo. So, seven heads, pero ika-eight na power, sabi po. At dito, ano ang sabi dun sa ikawalo? Siya yung dapat na ikapitong tumanggap na nakamamatay ng sugat. So kanina may binanggit po ano yung na taglesia ng sugat at yung sugat na yun ay nasa pag-ininom na. Sabi po ganun. Pero yung halimaw na yun ay nagpakita sa panahon ng ikawalo, kapangyarihan sa mundo, na dala-dala at nasusulong ang mga ngiti ng patutag na Babylonia. So, kahit siya po ay nakasubay mula doon sa sugat, pero yung dala-dala niya pong aral, galit pa rin po doon sa, hindi po doon sa pure na babae, kundi doon sa aral ng harlot pa rin po. So makikita po natin yung influensya niya, no? Bagamat siya ay nakasubay mula sa sugat na yun, hindi pa rin po nakaalis mula doon sa anino ng kapangyarihan na gusto po pagsakin yung bayan ng Diyos. So yun po yung pinapaliwanag dito po sa araw ng Miyerkules. Yan, maraming salamat po, no? So yung ating po topic talaga ay napakandang mula sa history. Kagaya po nung limang heads, tama po, that is not about political, but about the system of these kingdoms. Pwede po siya kasi talaga kingdoms talaga, pero masabi parang, kung sinabi mo na tao siya, or panahon siya, alam na natin kung natin sabi sa next year. Kasi tapos na yung pito, ano po. So yung limang
ng mga kingdoms po, kagaya po ang Babylon, the Medo-Persia, Greece, Pagan Rome, and the Papal Rome. So yung isa po ay darating pa lang at sa paghihirap niya ay makita po natin talaga ang kanyang kapangyarihan. So maraming salamat po, Ate Wes. Ngayon ay nadamot tayo kay Sir Niyako sa panahon po ng Thursday na the judgment of Babylon. Ang ating mga leksyon sa trimestre ito ay tungkol sa huling panahon sa kasaysayan ng tao. At ang pagsapang na nakatama sa akin ay ang hatol. Sinabi niyo sa unang pabalikan ng anghel, sabi, darating ang paghatol, kaya tayo ay sumba sa akin, Panginoon. At ang paghatol na ito, ano'y kinalaman doon sa tinatawag na Battle of Armageddon. Pagka sinabi ng Battle of Armageddon, ang dami po na ano, ang dami po ng isip kong pumapasok. Sabi, malapit na. Kasi naglalaban ang Palestine at saka Israel. Ay pagkasumama pa ang China dyan at ang US, talagang gera mundial na yan. At ito na ang tinatawag. Ang ating koleksyon ay nagpapaliwanag. Gusto ko pong pakinggan po ninyo ito. Ang ating koleksyon ay nagsasabi na ang Battle of Armageddon ay hindi isang gerang militar. Merong baril, merong laser, meron pa doon ang pasabog na bomba, hindi po ito tungkol sa militar at hindi po ito tungkol sa isang lugar sa Middle East. Ang totoo po, yung Armageddon ay galing sa salitang Mihido. Wala pong bundok na Mihido sa mapa. Meron po doon isang maliit na burol. Pero hindi po doon mangyayari ang gera at ayaw sa Pilipinas. Hindi po yun. Kung ito po ang huling gera, Battle of Armageddon, paano po tayo magdadamay? Ang layo-layo naman natin doon. Ang sabi po ng ating leksyon, ang gera sa Armageddon ay hindi isang paglalabang militar sa Middle East, kundi ito ang kahuli-hulihang paglalaban sa pagdating ni Jesus na kung saan si Satanas at ang kanyang mga pampon ay lalaban kay Jesus at sa kanyang mga anghel. Sa madaling sabi po, napakatagal nito siguro o napakadali sa ayon sa ating perception na malapit na dumating ang Panginoon sa ayon sa mga tanda. Pero kung ito po ang battle of Armageddon na ating pag-uusapan, ito po yung pahuli-hulihan, last conflict. Mangyayari po yun pagdating ni Jesus. Hindi po yung bombahan sa Middle East. Meron po ilang pastor na nagsasabing ito ay pagpupasya mo. Kaya pinalalabas po yung nasa Babylonia. Lumabas na kayo dyan kasi malapit na ang paghapit. Dumarating na. Ay babaksak na ikaw ang Babylonia. Maganda na lang po yung turo na ibigay sa ating mga pang-aral. Ang sabi ngayon, Babylon, at tapos ano rin yung Babylon. Nalaman po natin na ang kalaban ng Panginoon ay ang maling pananampalatayan ay tinuro sa paglakad ng panahon. Kaya yung kung maling turo, magsasama-sama po yan hanggang sa huli. May panahon pa po para tayo ay magbahagi, magkaroon ng magandang bahagi sa paglalabang yun. Alam na po ninyo kung sino nanalo? Alam na ninyo? Kanino may sasama sa panunan o sa panalo? Kung tayo sasama sa panalo, alam na po natin kung ano ating dapat gawin para tayo. Kayo ba'y nasa mananalo na? Si Jesus na huwag nanalo na. Kay Jesus na ba kayo? O dapat po, huwag na tayo umalis kay Jesus. Ano man ang mangyari sa ating darating na panahon para tayo sigurado pasama sa panalo. Pero yung battle na yun, yun po ay dati. Marami pa po nito. Marami pa po ang paglalaban. Kinakailangan tayo, sabi ng ating Madrigo, growing in Christ. Kaya ito, maganda po itong pag-aaral ng leksyon. Ito po isang malaking ng paglayo at tumutang. Maraming salamat po. Ayan. So, meron pa po ba kayo mga may katanungan? Madagdag po. Ay, pwede po tayong sumagot po ng mga tatlong tanong, isang sagot. Sige po, tatlong tanong, isang sagot lang. Hindi po. Sige po, baka po may nais kayo itanong. Kung magdadagdag na po ka siguro, ano, hindi po. Tanong. Naku, si Bobby Millionis. Sige po, brother. May ano dyan, may
Babylonia. Ano ba itong tinatawag ng Babylonia? Bakit Salomon ipang ng Babylonia? Mga pasimula nito, di ba si Nimrod? Tapos, tanaw nilang ilo. Umira ng Babylonia. Tapos ngayon, katapusan, Babylonia pa rin. Ang magaling to, Babylonia ang doon. Nakapula. Ay, ako lang ang nakapula, sabi ko.
ay ito na po ang panahon na tayo ay maglingkod ng tapat sa ating Panginoon, sapagkat sabi nga ay huwag po tayong gumaya doon sa babaeng masama, kundi doon po tayo, sabi nga sa kanina, we have our own choice, no? Pagpili kung saan ang tama ng, sabi ko nga kanina, ito ay the starting point na saan ang mga anak ng Panginoon ay nungulo ng ating kaawa. Thank you. Maraming salamat po sa lihapos.